paano kung ang ating supplier ay nagbigay ng discount sa ating pag-purchase? Sigurado, baka isipin ninyo na gagamitin natin yung discount items na ginagamit natin dito sa Create Invoice at Create Sales Receipts. Kung matatanda ninyo, pag nagtatransak tayo sa Create Invoice o Create Sales Receipts, gagamitan natin ng discount para mabigyan ng discount yung mga customers. Ganun din sa Create Sales Receipts. Pwede din tayo maglagay ng discount. Marahil, isipin ninyo, gagamitan natin ng item na discount pang magpa-purchase tayo. Subukan natin. Kunwari, magre-receive ako ng stocks galing sa ating supplier. Galing kay supplier 1, tapos farm fresh na large at regular white na large. Maximize natin. Tapos, tagsasampung tray. Ang halaga ng ating purchase ay 6,300. Ngayon, ang ating supplier nagbigay ng discount sa atin na worth 300. Gawin muna natin itong subtotal. Kaya meron na tayong subtotal na 6,300. Pwede ba natin magamit ang discount na item dito sa bill? Tingnan natin. Hindi natin makita ang discount na item. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ang discount na item dito sa ating pag-purchase. Paano yan? Nagbigay ng discount yung ating supplier. Kailangan pa naman ito i-record sa ating QuickBooks. Pwede naman natin ma-record yung discount ng ating supplier. Para gawin to, kung mapapansin ninyo, nandito tayo sa items na tab. Lipat tayo dito sa expenses na tab. Dito sa expenses na tab, makikita ninyo merong account na column, amount at memo. Pag i-click natin yung drop-down arrow, lalabas yung mga chart of accounts na ginawa natin sa QuickBooks. Nandito lahat, equity, bank, expenses. Anong type of account yung gagamitin natin para ma-record ang discount ng supplier? Ang account na pipiliin ninyo, income account. Pwede nyo naman piliin itong sales na income account. Kunwari, ang discount na binigay sa atin is worth 300. Sa memo, ilagay natin yung discount description. Supplier discount. Para mag-less ang 300 dito sa ating 6,300, lagay natin to ng negative. Kaya ngayon, ang ating total amount due is 6,000 na. Dito sa items na nagkakahalaga ng 6,300, nag-less dito sa expenses gamit ang income account na sales na negative 300. Kaya 6,000 na yung ating amount due dito sa bill natin o sa purchase natin sa ating supplier. Bakit sales na income or income account yung pinili natin? Dahil nga discount sa ating supplier, nakasave tayo ng 300. Nakasave tayo ng 300 at dinagdag natin sa ating income. Kaya ngayon po, pwede na natin itong isave. Yes lang natin kasi meron tayong credit limit sa ating supplier. At ayun po. Back natin. Na-less na yung 300 sa ating purchase. Gamit ang expenses na tab dito sa bill at pinili natin yung income account na sales. Ngayon po, ang mangyayari, in background, meron tayong benta o meron tayong income na nakuha na worth 300 pesos. Dahil, imbis na ibabayad natin to sa ating supplier, dumagdag to sa ating income dito sa sales. May idadagdag lang na ako na advice para sa inyo. Alam nyo ba na pwede kayong gumawa ng isa pang account? Click natin sa pinakataas, tapos add new tayo. Para magdadagdag na tayo ng account. Tulad dito, sa list, tapos chart of accounts, account, then new. Gagawa pa ako ng isang account.
Ang account na ito ay income. Tapos continue. Gagawa pa ako ng isang income account kasi ang plano ko, hindi ko gagamitin ang sales na account or sales na income account sa pag-less ng discount na supplier. Ang ilalagay ko dito, supplier discount. Tandaan ninyo, income account pa rin to, pero iniba ko, supplier discount. Save ko na and close. At meron na tayong income account, ang pangalan, supplier discount. Close natin. Itong chart of accounts. Itong sales, papalitan ko ito ng supplier discount. Which is okay na okay lang po. At hindi magkakaroon tayo ng problema. Ang ginawa lang natin, imbis na sales yung gagamitin natin, gumawa tayo ng supplier discount, which is pareho po silang income. Ang nangyari lang, na-segregate lang natin yung mga discount galing sa ating supplier. Tandaan ninyo, income pa rin yan. Nagka-income pa rin kayo ng 300. Na-segregate nga lang. Hindi natin pinag-isa sa sales. Kasi ang mindset natin, itong sales, all about benta sa ating mga customers. Ngayon, itong supplier discount, nagka-income tayo dahil binigyan tayo ng discount ni supplier. Pero, sa ating report, sa ating mga income, good as income po lahat yan. Kaya okay lang po na gumawa tayo ng separate chart of account na income para sa ating supplier discount. At least, ma-identify natin kaagad na lahat na nandito sa supplier discount ay galing sa ating supplier na income using discount. Save natin. Yes. Yes lang. At ayun po. Naka-purchase tayo na worth 6,300 na mga items. Tapos, nag-discount tayo na less 300 sa ating purchase. Kaya 6,000 na lang. Marahil din po, magkaroon kayo ng idea na dito sa amount na column ay pwede po ang percentage. Hindi po pwede. Amount lang po ang pwede. Kaya po, kung meron po kayong percentage na discount sa inyong supplier, kunwari itong 6,300, meron kayong less 5%, i-compute nyo muna sa calculator at lipat kayo dito sa expenses at amount po yung ilagay ninyo, ang result sa inyong calculator ang ilagay ninyo. I-compute nyo muna sa calculator yung percentage bago nyo ilagay sa amount. Dahil hindi po dito pwede yung percentage na amount or percentage ang ilagay dito. Dahil hindi po pwede ang percentage dito sa amount na column. Amount lang po yan or whole numbers. Ngayon po, pag mag-generate kayo ng reports sa ating bill or mga unpaid bills or purchases sa ating supplier 1, ang magre-reflect na lang po ay 6,000. Magre-reflect ang 6,000 pero hindi natin makikita ang less na 300. Dahil po kung titingnan natin dito sa reports, tapos vendors and payables, vendor balance detail, kasi vendor to, o supplier, tapos, tinansa ko kasi to, July 9, 2023. Kaya ngayon, July 9 to July 9, refresh, ito po ay si supplier 1. Kaya po, ang supplier 1 natin, 6,000 po yung naka-reflect. Wala po tayong makikitang discounted dito na 300 or less 300. Total amount na lang po na 6,000. Para po makapag-generate ng mga purchase discount sa ating mga supplier or vendor, i-close muna natin itong vendor balance detail. Punta tayo ng list. Tapos, chart of accounts. Hanapin natin yung supplier discount. Pag na-highlight na, punta tayo sa reports. Tapos, click natin ang quick report. Dito natin makikita lahat ng supplier discount kung gagamitin natin ang supplier discount na chart of account or income account na supplier discount. May iipon lahat dito yan. At makikita nyo rin kung saan bill ginamit itong discount na ito na worth 300. Dahil nga pag i-double click natin, itong linya na ito, dadalhin tayo sa transaction, which is itong ginagawa natin ngayon.
Kaya ganun lang po ang pag-post at paglagay ng discount sa ating mga purchase sa ating mga supplier or vendor dito sa QuickBooks. Tandaan ninyo, applicable lang po ang pag-apply ng purchase discount pag nandito na kayo sa bill. Dahil po, dito sa PO pa lang, wala po tayong tab. Kaya po pag ma-forward na sa Receive Inventory with Bill, doon lang tayo pwede mag-discount kasi meron na tayong expenses na tab. Wala po sa PO. Kaya, dito po ko sa bill nag-example kaagad. Tandaan ninyo, ang gagamitin nyo na expenses, dapat may negative at income account. Income account, dahil nakasave tayo sa binigay na discount ni supplier o ni vendor.